parang lagi siyang galit sa akin na wala mga ginagawang masama. Kaya sabi ko, hindi ano to, paglabanan mo yung ano mo. Parang hindi na siya nakikinig sa akin, parang wala siyang tiwala. Kahit na anong buti na pinapakita ko sa kanya, lahat yung binabaliwala niya, pinapalitan niya ng negatibong ano, kaisipan niya. Kaya lagi kami nag-aaway. Minsan nga, dumating na sa puntong parang natalo na rin ako ng galit ko, hanggang napagbuhatan ko pa siya ng kamay. Pero sising-sisi naman ako sa yung ginawa ko. Umpisa lang to, nung ako lumabas ng ospital, tapos lumipat kami rito, nung, ano, naging balisa ako, tapos nagano ka na, na pumunta sa kaibigan ng kapatid niya, yun ang nagsabi na doon nagsimula na na kinukulam daw ako. Hanggang sa dami na kaming napuntahan na manggagamot na yun ang sinabi na kulam nga daw. Nakailang manggagamot kami. Yun lang lumalabas na kulam, na pinakukulam daw ako ng kapatid ko, inggit. Kaya yun na yung pumasok sa isipan ko na ako kinukulam. Hanggang sa kung saan sa kami nakakarating na manggagamot. Mayroon pa kami napunta na sa GMA, Bacoor, hanggang sa ano ng 13. Kasi marami kami napuntahan. Ito nga huli kay Sir Ed. Ito na yung pinakahuli namin na pinuntahan na hindi naman pala kulam. Pala'y ano naman pala, espiritu lang na hindi ma na, ano dito sa bahay namin, para siya na-trap. Kaya parang na ano ang isip ko na ano yun niya. Kaya parang nasa nagkaanuhan kami na ano, kaya pumasok sa ano ko na, kasi lagi akong nag-iisa, nag-iisip. Kung ano-ano lang anong sa isip ko na mapasok, kaya yun ang kumalabas sa ano ko na pag ano, uwi na mister ko, lagi ko inaano na siya yung nagpapakulam sa akin, kasabwat siya. Thank you.
Okay, ipatay natin. Dito niya tingin nga sa salamin. Tingnan niya siya.
Sir, observe niyo siya doon sa salamin, ha? Ha? Doon niyo siya titignan sa salamin. Sa salamin? Dito. Tingnan niyo lang sa salamin. Mm-hmm. Observe niyo lang, ha? Basta tingnan niyo lang po si salamin, ha. Tingnan niyo lang siya dyan. Gusto mo bang tulungan kita? Ha? Gusto mong tulungan kita? Gaya ng pinangako ko sa'yo, pupuntahan kita dito, di ba? Pero dapat, pag umalis ako dito at pinakawala na kita sa lugar na to, hindi ka nababalik. Ha? Sagot. Dapat hindi ka nababalik, ha? Sagutin mo ako. Dapat, pag pinakawalan kita sa lugar na to, hindi ka nababalik. Maliwanag? Ha? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Now, in a fatri, spiri, spiritus. Nung galing kami roon, pag-uwi namin, parang gano'n, lalo pa siyang dumadaing sa akin. Lalo pa siyang dumadaing na mas pinabigat yung kanyang dumating na naman sa puntong kaisipan na hindi ano to, kulam to. Laging puro nasa kulam yung kanyang isip eh. Kaya hindi, di ba sinabi naman sa atin ni Sir Ed na hindi. Tsaka may isang tumingin pa siya, may isang tumingin pa sa kanya magagamot na halos pareha sila na sinabi ni Sir Ed. Taga rito lang din. Kaya sabi ko sa kanya, dalawa na yung nagsabi sa iyo na yung iisa, hindi man sila magkakilala, pero ang iisa sinasabi sa iyo. Hindi naman to, ano? Trap lang siya dito sa lugar na to. Ano trap? Ito po bang cemetery na sinasabi nyo ay inayos? Paano inayos? Hindi naman. Kasi nung bata pa ako, yan na yun eh. Cemetery na yan? Cemetery na yan. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Sabihin, hindi ba siya nagalaw or na ano? Hindi naman. Ito po mismo likod ninyo? Ito mismo likod na to. Kung makakasilip ko sa bintana dyan, cemetery na yan. Kami niyan. May mga bayani pa nga nakalibing dyan. Kailangan ko kasi matrace saan siya nang galing talaga. Nung kasi siya na-stroke, tumigil kami doon sa bahay na tinuro ko, yung malaking bahay doon. Bago nagkaganyan na siya eh. Pagkagaling doon? Mm-hmm. Doon nagsimula. Ang ano nga namin ng una, nakulam siya. Yun ang sabi ng mga dating tumingin sa kanya. Pero bakit pabalik-balik nga? Hindi po kasi kulam eh. Kasi kung kulam yan, alam niyo naman po, pagka ginamot, masasaktan. Mm-hmm. Tapos, dapat wala na. Kasi hindi naman siya kulam eh. Nagmula sa ibang gumamot, yun nagsasalita eh, na ano, ganun nga raw siya, nainggit, gano'n. Hindi kaya po ginawa eh. Niya.
meron pang time na parang siyang ano, duwende na pumasok sa kanya. Siyempre itim na duwende. Malit ang boses niya, nagsasalita. Duwende. Ngayon, duwending itim daw siya. Ang kulay niya itim. Hindi, sir. Boses bata, ano malabas sa bibig niya? Kasi pagpasok ko dun, pagliko natin dito, ang bigat ng pakaramdam eh. Ibig sabihin... Ilang araw na siyang balisa? Ibig sabihin po, yung mga nandito, ano yan, yung mga hindi matahimik. Mm-hmm. Kaya ako tinatanong kung inayos yung sementeryo kasi parang instead na nandito siya, nakalat sila dito. Sabihin mo, nung bang nagpatayo kayo dito, wala namang mga nabungkal na buto. Wala naman. Siguro buto lang na hayop kasi maliliit lang eh. Mga payat na ano. Siguro mga, nung, ay, mga asong namatay dito na libin. Kasi parang ano po eh. Dito yung mabigat sa part na to. Dito nagsimula eh. Dito po mismo sa area na to eh. Dito walang nakatira. Dito lumang bahay namin to. Kaya wala, sa ngayon walang nakatira dyan. Dito po nagsimula yung mabigat eh. Dito yung kaninang di kumayakbang yun po ako. Ibig sabihin sir, merong ano dito. Nasa oh, sa area na to. Pagmula doon, pagliko natin doon, diyan nagsimula nang bumigat yung pakaramdam ko. Pero pagdating dito sa part na to, dito yung parang hindi ko mahiyakbang yung paa ko. Kaya ako tinatanong sir kung nagalaw kaya, nagalaw ba to? Kasi pero ang ano ko hindi sir nagalaw yan. Para kasi ng ano eh. Nakaluma. Kasi dati yan, pag ang sabi lang sa kwento na ang ano, yan, pag-aari pa ng mga tiyahin ko dati yan dito sa imperyo, na ibinigay na lang sa gobyerno para gawin sa imperyo. Mm. Yung lugar na to. Kaya hindi pa to ang talagang hindi pa yan ang imperyo. Magdagdag na lang yan. Dagdag na lang to. Okay. Pero wala pong kwento dito na nung araw na may mga pinatay dito na makita. Parang wala akong narinig na kwento. Kasi dito na pinanganak sa lugar na to. Meron din na dito sa lugar na to, doon sa kapila. Doon sa mga bahay na malaki doon. Nandun dati itong bahay namin. Kaya hindi ko may imaano kung saan niya nakuha itong sumusunod sa kanya. Baka ako doon eh, sa malaking bahay na yun. Ay, sino na po nakatira doon? Sa ngayon eh, wala eh. Kasi puro nasa Amerika yung nakatira doon. Pero hindi tayo makakapasok? Doon makapasok doon. Tsaka, hindi papayag din yung may-ari niya, yung pisong ko. Matang na. Sa kami pupunta doon. Kasi kagaya niya, ano sir, ano, kinakausap ko kung gusto ko siya, gusto niyang tulungan ko siya. Pansin niyo, hindi siya sumasagot. So, ibig sabihin sir, imatitrick tayo nito eh. Ayoko nang ganitong ayoko nang ganung usapan eh. Gusto ko yung isang usapan lang na kung aalis, aalis. Mm-hmm. Yeah. Kasi pag ganito po ang ano, kita nyo, hindi yan ano eh. Siya nakikipag-usap nang maayos. Pag mapupwersa natin yan, ialis sir, mapupwersa natin. Pero ang problema ko diyan sir, si Mrs. niyo mismo. Mm-hmm. Makaka-attract pa yan ng iba. Wala, lagi ako nga, mainit nun, lagi kami nag-aaway. Kasi nga, yun nga yung ano, kala ko siya kasabwat. Kasi yun na yung pumapasok sa isip ko na yung lagi kasi siyang ano sa akin. Na parang naano ko sarili ko kasi na wala na akong silbi kasi naka ganito na ang katawan ko. Yung pala eh, na ano naman na hindi pala. Kaya gawa-gawa lang pala ng isip ko na ano yung kaya lalo bumibigat ang katawan ko. Eh lalo, malapit kayo sa cementerio. Oo. Makaka-attract yan eh, kasi nga ano siya. Dapitin, gano'n. Opo, dahil dun sa, dahil sa nangyari na sa kanya, no? Tendency okay. Niyan, yung naturalesa niya, yung isip niya, lagi na, nakaano na. Lagi nang negative. Oo, lagi negative kung lang isip niya.
Kaya, kita nyo sir, ha? Pansinin nyo. Hindi naman yan lalaban eh. Hindi lumalaban yung nandyan. Kasi gusto rin yan makalaya. Ang magiging problema ko dito, sir, isa sa magiging problema natin, ano, na sasabihin ko na sa inyo ng mas maaga. Sa ngayon, yung lumalapit sa kanya, mabait pa yon. Mm-hmm. Hindi siya ganun kabayolente. Kapag ito ay umalis, pag merong na-attract na mas bayolente, mag-iiba to. Isa yun sa pinag-iisipan ko. Kaya kanina pa ako medyo ano, gusto ko kasi ma-pinpoint saan talaga siya galing. Lumalabas kasi sir, doon pa lang, doon sa pagliko natin na yun, nandun na yung pakiramdam eh. Eh, sana nga po. Kasi ang isang problema lang namin dito sa aming pagsasama, yung laging siyang balisa, lagi siyang galit. Yun lang naman po eh. Ang pinagmumulan na aming parang laging pagtatalo, yung mga negatibo niyang kaisipan. Yun lang doon nagsisimula ang aming ano, parang hindi pagkakaunawaan. Kasi hindi man dapat niya dumating sa puntong ganong kaisipan eh. Hindi siya dapat mag-isip ng ganon sa akin. Kasi wala akong ginagawa. Tulad na lagi ko sinasabi sa kanya, wala akong ginagawa masama sa kanya. No, sabi ko, eh, sinasama ko na nga ang Diyos. Alam na ang Diyos yan. Sabi ko sa kanya. Sabi, nandyan siya. Diyan siya galing. Mm-hmm. Kung saan man niya nakuha yan, dyan, dito lang yon. Hindi malayo dito. Kasi pagbaba ng sasakyan, pag gano'n natin, okay naman eh. Uh-huh. Pero nung malapit na tayo, malapit na tayo din sa Eskinita, pumibigat na. Same na napakiramdam na yung kapag ako eh may mga na-encounter na ganun. Same na yung pakiramdam. Ito, kagaya niya, no? Peaceful. Hindi naman ito mananakit, okay naman to. Ang kailangan lang dito, sir, ang problema natin dito. Dapat mabago lang yung pananaw nito. Oo, yung pananaw niya. Yun din yung pinabago ko sa kanya, sir, eh. Kasi pag hindi pananaw po, niya. Pag hindi po ganun, magpapaulit-ulit lang tayo. Mm-hmm. Parang nangihikayat yung isip mm-hmm. niya. Kasi ganito, sir, ano? Okay. Tanggalin ko ngayon yan. Ngayon mismo, pwede mm-hmm. naman yan matanggal, eh. Pakawalan lang yan, lalabas yan, eh. Aalis na yan. Lagyan lang natin ng harang para hindi siya makapunta dito sa lugar. Okay mm-hmm. na yon. Problema, kapag siya ay ganun na naman ang takbo ng isip niya. Kailangan may paliwanag sa kanya. Mag-a-attract yan, sir. Kailangan may paliwanag sa kanya na ganoon. Kaya kailangan lagi siyang nalilibang pala. Nalilibang yun. Makakapag-attract po yan. At ang inaalala ko, sir, ang ma-attract, yung iba. Mm-hmm. Yung iba na. Mas mabigat na. Ano? Yung mas mabigat, yung hindi na. Tristutok mo nga doon, saglit. Okay. Yung tumayo doon kanina. Mm-hmm. May nakatayo, may tumayo kasi doon kanina. Yung babae na nandito, yun yun. Mm-hmm. Yung sinasabi ko sa kanya, yung siya mag-isip ng ano, puro negatibo ang ano. Opo. Yun po sir ang problema natin, sir. Ito. Singin ko na. Kailangan pagka natauhan siya, mapaliniwagan. Kasi yung paniniwala niya, nakukulam siya. Nay. Lagi namimigit ang katawan niya. Pinamibigit. Kumusta? Sumbang bigat ang mga alam. Mabigat ang pakaramdam. Mm-hmm. Yung hirapan ako. Parang tumababali yung ano ko yung bayiwang. Nagkaganyan din ako, sir, eh. Tsaka yung dapat pupunta kami dito. Mm-hmm. Sinamaan ako ng katawan talaga nun. Oh, tamo. Okay naman ngayon. Ang ganda ng pulso.
Paano natin to aanohin, sir? Medyo ano ako eh. Kasi, alam mo, sir, yung kung ba't ako nagdadalawang isip. Kasi, kapag pinaalis ko yung babae dito sa lugar na to, parang ang mangyayari kasi, parang mawawalan pa siya ng nagbabantay. Lumalabas kasi sa ngayon na sa punto na to, mas okay pa na iyon yung lumalapit sa kanya. Kasi nyo, mas nahihirapan din siya. Opo. Eh, sir, kahit hindi iyon, kahit iba, mas mabigat yan pagka iba pa. Kasi pinahayaan na lang natin na makapasok. Hindi po. Hindi naman yan papasok na, sir. Hindi yan siya papasok na basta-basta lang. Parang nagbabantay na lang siya. Parang ganun, sir. Kasi ang ganito, no? Pero okay lang din. Kung gusto nyo, alisin ko yan. Walang problema yan. Kaya lang, sinasabi ko nga po sa inyo, Nay, ganito yung problema, no? Kayo ba, Nay, tanungin ko kayo, gusto nyo ba na laging ganyan ang pakiramdam nyo? Ha? Ayaw. Okay. Di ba, ang nararamdaman ninyo kapag may parang lumalapit sa inyo, bumibigat yung pakiramdam nyo. Tama po. Okay. Ngayon, Nay, kung natatandaan nyo, nagpunta kayo sa bahay, nakausap ko siya, ang sabi ko sa kanya, pupuntahan ko siya dito. Which is, kung pinuntahan ko naman, nakita ko siya nandiyan, nakatayo kanina. So, ang usapan namin, aalisin ko na siya dito. Which, pwede ko naman pong gawin yun. Madali lang naman po yun. Ang problema ko na ay ganito. Kapag kami umalis na dito, hindi po pwede na hindi ka maka-attract eh. Kapag lagi ang iniisip mo po ay yung negatibo. Negatibo, yung nakakulam ako, gano'n. Nay, tandaan mo ha, hindi ka tatablan ng kulam, hindi ka tatablan ng barang, kung ikaw mismo, sa sarili mo, positibo ka. No? Itong mga sanib na to, Nay, kaya yan lumalapit sa'yo. Yung babae po, kaya siya lumapit sa'yo. Hindi para saktan ka eh. Alam niyo kung bakit siya lumapit sa'yo, kung bakit siya sumanib sa'yo? Para protektahan ka. Kaya ganon. Dahil isa pa, nararamdaman niya po yung sarili niya sa inyo. Ibig sabihin, sa isang banda, magkaparehas po kayo ng emosyon. So kapag ikaw na ay laging negative, hindi lang yung babae na yan ang maa-attract mo. Marami pang iba. Kailan naman ako naghahanap yung nararamdaman ko. Hindi ako maka... Alam ko na yun. Self-pity yan eh. Tama. Yung naaawa ka sa sarili mo. Hindi ka makaalis, hindi ka makagawa dito, hindi ka makagalaw, pakaramdam mo, inutil ka. Yung naghahanap ko, yung mabigat kasi... minsan na nairita ako kasi minsan sakit-sakit na ng ano ko. Kaya gawa ko ng gawa rito. Maano ko siya yung nalilimutan ko yung bigat. Kaso mo lang maano talaga. Sobrang bigat. Maano pang yung sakit niya kasi stroke nga siya. Oo, Nay. At saka po yung ano, actually, yung nararamdaman niyo po, natural yan na resulta ng sakit. No? Natural na sakit. Mm-hmm. Dalawang klase lang naman po ang sakit eh. Isang natural, isang spiritual. Yung natural na sakit, nagiging spiritual kapag nakakaanyaya ka na. Dahil sa pagiging negative mo. Sa pagiging negatibo ng pag-iisip mo, Nay. Tandaan mo, Nay, ang mga espiritu na nasa paligid natin, naghahanap yan ng taong lalapitan. Eh kung ganito, para bang ini-invite mo sila, lagi mo silang nai-invite. Kasi nakikita nila sa sayo na parang itong tao na to kailangan ng tulong ko. So akala nung spirito matutulungan kanya doon sa gagawin niya. Hindi niya alam, mas nakukonsume niya po yung energy niyo. Kaya kayo nang lalatanay. Kaya bumibigat yung katawan ninyo dahil yung energy ng tao nakukonsume ng energy ng spirito. So, ang tanong na, paano hindi kayo lalapitan? Kaya kayo nilalapitan kasi parang magnet eh. Ikaw, magnet ka. Ito, magnet itong spirits na to. Kaya kayo nagkaka-attractan, kaya siya nakakadikit sa iyo kasi parehas kayo. Negatibo. Ibig sabihin,
itong babae na to, nung nabubuhay siya, magkaparehas kayo ng emosyon. Yung akala niya na madadamayan kanya. Kasi na, sa totoo lang, sa aminin mo sa hindi, nasa isip mo, parang wala ka ng silbi. Tama. Na baka ikaw niluluko na ng asawa mo. Yun nga yung iniisip. Tama po, di ba? Parehas po, yung babae ganyan din. Ganyan din siya. So ang dating niyan na ganito, magaga. Pag siya lumalapit sa iyo, mas lumalakas yung pag-iisip mo, ay niluluko na lang ako nito. Ganun nga siya. Hindi na ako nito. Baka iba na ang gusto nito kasi wala na akong silbi. Yun na, hindi sa iyo lahat galing yun. Galing din doon yan sa spiritong lumalapit sa iyo. Kaya po, Nay, yung spirito na yun, spirito siya na negatibo, kapag lumapit sa inyo yan, kakainin ngayon yung lakas mo. Kaya bibigat talaga yung katawan mo. Hindi yan kusang bumibigat, Nay. Yan, mabigat yan dahil nagka-problema ka, na-stroke ka eh. Pero hindi po yan kulam. Hindi yan barang, hindi yan engkanto, Nay. Yung spirito po na nandito sa paligid, siya lang po yung nagpapabigat ng katawan nyo. Napapabigat niya yung katawan nyo dahil lumalapit siya sa'yo. Kapag ganito na po yung distansya nyong dalawa, ito, ako yung spirito, ikaw yung tao, pag ganito na yung distansya nating dalawa, makukuha ko ngayon, maa-absorb ko ngayon yung enerhiya mo, mauubusan ka. Ang tendency, para kang bibigat yung katawan mo, tapos para kang nalolobat. Tsaka yung isip niya. Opo. Tapos yung, kung ano yung kaisipan meron ako nung ako'y buhay, yun na yun ang mapapasa sa'yo. Kaya laging gano'n siya. Laging parang may ano, wala man akong ginagawa sa'yo. Ako, laging selos, ganyan. Ang takot ng isip niya. Kaya naitandaan mo, ha? Hindi po ito, baka po kasi sabihin na ano nung iba, eh bakit hindi mo pinalayas, bakit hindi mo pinarusahan, bakit natin parurusahan? Eh wala naman po tayong dapat gawin dun sa espiritu, hindi naman din niya dinusto yun, kayo po ang nag-imbita sa kanya, hindi siya ang nagkusang umano sa inyo, na-imbitan niyo siya. Na-invite niyo siya kasi nung time na may sakit kayo, mabigat yung pakaramdam niyo, negatibo ang utak ninyo, natawag mo siya, parang magnet, na-attract mo siya, Nay. Hindi siya kusang ano, kasi kung iyan po ay negatibo, ayan, may holy water tayo dyan, yung mga gamit ako yan, dapat yan, kung iyan ay demonic, nagwawala na dapat yan. Halos dapat yan, nagbabalibaliktad na kayo. Kasi marami na po akong inkwentro na ganun eh. Mm-hmm. Eh ito po, kung tutuusin, mabait pa to. Ang gusto niya nga, ang pakiramdam niya, natutulungan niya kayo eh. Ganun, oo. Opo. Sa kanya yon, ha? Sa kanya, oo. Sa kanyang pananaw po yun, sa alam niya, dahil na-attract niyo siya, ang alam niya, natutulungan niya kayo. Na nabibigyan niya kayo ng comfort, kumbaga. Eh kasi mo yung pananaw niya negative rin. Opo. Kasi kung ano meron siya before, yun din ang papasa kay nanay. Mm-hmm. Kaya ako na yung nagtataka na bakit hindi pa kayo okay ngayon. Samantalang ang usapan namin ng spirit na yon, babantayan lang kayo. Mm-hmm. Hindi naman kayo sasaktan. And yun naman siguro ang nangyari, hindi naman po kayo sinasaktan. Bumibigat lang talaga. Kasi talagang bibigat, Nay. O kagaya ngayon, mabigat magaan. Ngayon, mabigat ba magaan? Magaan na magamay medyo ano. O, mas magaan ngayon. Kasi wala siya dito ngayon sa tabi natin. Nasa labas na siya. Lumabas na siya. Kasi ang usapan namin, pag dumating ako dito, tutulungan ko siyang makawala dito sa lugar. Yun yung gusto niya eh. So, eto lang na yan. Tanong ko lang. Kayo po, tatanungin ko kayo, ha? Kasi kung masisigurado mo sa akin, Nay, na hindi ka na magiging negatibo, pakakawalan ko to. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mapapangako mong hindi ka na magiging negatibo, okay yung pakakawalan ko to. Pero kung hindi, hindi ko po siya pakakawalan. Alam niyo kung bakit? Kasi baka ang mas ma-invite mo,
eh, yung violent, yung mas nagwawala, mas malakas, mas kakaiba, eh, ang tendency nun, mas lalo kayong gagrabe. Hindi po kayo... Usapan naman namin dalawa nung kinakausap ko siya eh. Papayag so, na siya. Pagdating mo nga, yun, mga kalaya, pares na kami mga kalaya. Ayun, totoo naman po yan. Talaga naman eh, pakakawalan ko siya. Ang sinasabi nga ni sir. Yun lang naman ang... Eh, mawawala siya, pero posible ka uli maka-invite. Mag-iisip pa ako ng yun nga, yun. Yung iiwasan mo. Kaya po yun ang sinasabi ko sa inyo, kung kaya nyo pong ipangako na hindi na, no, kasi na eh, kasi na sa totoo lang, napakahirap din po, ano, kasi ako po, sa, dumaan po ako, ilang taon po akong bedridden lang, hindi ako bumabangon. Kaya alam ko po yung pakiramdam ng negatibo. Eh, kayo nga po, hindi nyo pa sila nakikita ng harapan eh. Eh ako, ng mga panahon na yun, nandyan sila sa harapan ko. Nandung may sabihin sa akin, sumama ka na sa amin. Halika na. Pinahihirapan ka lang dyan. Halika na, sumama ka na. Yung mga ganun po, ano. Mm-hmm. Yung sa inyo, ang pakiramdam niya lang, tinutulungan niya kayo. Pero dahil alam kong nandito lang siya sa paligid, pwede ko na po siyang pakawalan. Mm-hmm. Mapapakawalan ko na siya. Since cemetery nandyan, baka po kasi, kaya po, sir, tinasabi ko na ganun. Baka kasi, dahil itong sementeryo, siyempre may mga naglilibing ano. Baka mamaya ako yung labi niya, nahukay lang, tapos naitambak lang kung saan dyan. Kaya siya na ano dito, napadpad dito sa lugar niyo. Kasi lote lang ito yun. Baka dito yung naabso. Kaya iiwasan mo, para hindi ka maging negatibo. Yung galit. Yan kailangan mawala sa'yo. Number one yan, Nay. Kailangan naman ako kasi mabigat na yung... Ano, tsaka yung selos. Lalo ako yung negatibong... Kaisipan mo yung negatibo siya. Pag nag-isip siya ng... Nauunawaan po kayo dun sa punto na yun, Nay. Mawawala. Nauunawaan po kayo sa punto na... Kaya kayo umiinit ang ulo nyo is dahil sa pakiramdam nyo. Sa nangyayari sa inyo. Totoo naman yan kahit naman sinong tao eh. Sabi nga. Ako lang nung nakaraang linggo lang na... Hindi ako makatayo at masama pakiramdam ko. Mainit ang ulo ko pagka hindi ako agad-agad nadidinig ng tinatawag ko eh. So natural 'yon. Pero kung palagi mo namang paiiralin yung ganun, ay masama na po 'yon kasi baka iba. Maka-invite ka ulit, masama. Kaka-invite po talaga kayo. At 'yun po yung kinakatakot ko. Yung maka-invite tayo o maka-invite kayo. Nung talagang gagamitin yung katawan ninyo para gawing lalagyan niya. Yun ang kailangan mo, iba? Para talagang gumaling ka. Opo. So, dahil ano, yung magalit. Hiram ko lang po ito. Yung laging negatibo, yung selos, yung gano'n. Yun ang kakalimutan mo na lahat yan. Kumari nga, lagi kami kausap na ibang tao para nalilibang ka. Gawin mo lang na ano... Balik mo lang sa normal yung sarili mo. Yung parang walang sakit. Kasi, ang nabago lang, ang nadagdag lang naman sa inyo, yung bigat ng katawan eh. Pero yung isip nyo, yung katawan nyo, kayo pa rin yan. Wala namang iba eh. Wala namang nadagdag. Na nabawasan lang kayo ng galaw. Nagalit siya sa akin. Nung na-stroke na siya noon, nagwala, parang nagano kami, nagtaal. Hanggang sa ako, parang napuno na rin, nagtalo na kami, ganyan. Kasi simula naman lagi sa kanya, yung galit. Lalo nung ano. Hindi, doon matatid. Nandito. Yun nga, doon nagsimula yan eh. Yung ano mo, di ko doon tayo nagkinala. So, bali sir, ganito ano. Nung nandun ba kayo, doon kayo na stroke, nagsimulang na stroke. Hindi, doon pa sa bahay namin sa Tansa. Oo, sa Tansa. Ibig sabihin, doon pa lang na stroke na kayo. Oo.
Kaso, syempre, nung pagkaka-stroke nyo na nakatira kayo sa Tansa, lumipat kayo dito. Nung so, pagkalabas ko ng ospital, inaasay pag kami dito na pinsan niya. Okay. So, dyan kayo tumira. So, ganito na ya. Ihimay-himayin natin. Kagagaling yung ospital, kinapukasan. Na-stroke kayo, kagagaling yung ospital, lumipat kayo dyan. Dumaan muna kami sa bahay, may isang okay. araw. Tapos dumarating na kami dito. Okay. So, ibig sabihin po, ganito nangyari. Dahil lumipat na kayo dyan, ang pakiramdam nyo ng oras na yon, ng mga panahon po na yun, ano, parang, syempre, parang gumuho ang mundo nyo nun. Kasi, hindi naman, hindi pa. Kasi, hindi pa naman. Okay pa naman kasi, kayo. Hindi pa kasi, ano pa eh. Ako, wheelchair eh. Mm. Tapos nung nandyan pa yung pinsan niya, hindi pa nakakabalik sa Amerika. Nanon niya, tulungan mo sarili mo eh. Kaya yun, nanon ko. Ibitin mo na, no? Kaya, yun, nano ko na... Kailan po lumabas yung issue na kinukulam kayo? Yung pumasok na yun, pinasok na ng kapatid ko yung dinala niya yung magtitirap sa akin. Yung doon nagsimula. Nung ninawakan niya ako. Kasi nung ninawakan niya ako, imbis na nakakalakad ako, lalo ako hindi nakalakad. Ibig sabihin, hinilot niya kayo? Oo. Tapos nung pagkahilot niya, tsaka kayo parang mas lalong yung bumiga. Parang hilot niya ako, parang lalo ako nagkaroon ng mga pasa-pasa yung katawan. Mm. So, sabihin na natin po na ano, baka nabigla lang din. Ano? Baka nabigla naman sa ano dahil kalalabas nila ng ospital, kakastroke nyo lang, sabihin yung mga ugat ninyo, hindi pa masyadong nakaayos. Inisin niya mahigi yung ano, mga ugat. Okay. Kasi nakakaano na ako yung pero na natural po natural pa po na posibleng mangyari talaga yung ganun eh. Dahil nga kagagaling niyo lang ng stroke, pagod kayo, pagod yung katawan ninyo, kusa pa lang lumalaban pa lang yung katawan ninyo eh para bumalik sa dati. Kaso kasi nakaano na ako noon eh. Nakatayo na ako sa nakalakad ako sa wheelchair. Ngayon, kailan na po pumasok yung bigla na lang na nakulang pala, kinulang pala kayo? Yung tumawag na kami ng magagamot na taga rito. Ngayon, ang ginagamot siya, yun nga, parang ibang ano niya, bago lumabas sa bibig niya, yung pangalan nung naghilot sa kanya. Kaya naghinala kami na yun ang kumukulang. Mm-hmm. Binagit niya yung pangalan. Ano pangalan mo? Sabi ng magagamot. Yun, sinabi yung pangalan nung humilot. Ano rin yun, bakla, si... Yung paghahangin na. Oo. Yun, doon ko rin yan. Ito na kami nang inala na kinukulak siya. Yun, tao na yun. Pagkatapos po nun, hindi. Nga, pero ginamot na. Oo, ginamot. Ginamot. Hanggang sa... Pagkatapos gamot eh. Nasunto na naman. Tinawag na naman namin siya. Meron na naman siyang ano. Rara naman sinasabi. Rara. Ulit-ulit, sumawa na nga yun. Nung lalipat na kami rito, iba naman, parang inkanto naman. Sabi, inkanto na itong encounter natin ngayon na. Ano naman daw siya, duwende naman. Okay. Kanilang boses ito, nakipag-usap. Alam niyo po ba na inaano, no? Hindi ko po, ano, ayoko pong anuhin eh, pero may pagkakataon po kasi na ang tao, kapag ka talagang lunod ka dun sa pagkakasakit mo, eh ang tendency po, yung sariling isip mo, nagko-construct na ng ano, na pinipilit mo na parang ganito, ganyan. Pumapasok sa isip ninyo po, pumapasok na yun, yun ang nangyayari na sa katawan ninyo. Ang nangyayari po na ay, sa halip na wala talagang problema, nakapag-manifest po kayo ng tinatawag nating problema, no? Kumbaga, naka-attract kayo. Na-attract ninyo po yung negatibo. Pero... No, kasi yun ay pinasok sa... May time pa siya na, no? May tinata kaming charts. Ba hindi makapasok sa loob ng charts yan? Binubuhot pa siya. Okay. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, anong nangyari ganito? Dahil nasa isip niya nga po na may sanib siya, na siya'y kinukulam, so ang nananalo yung dahil ang palagi natin nakikita napapanood pusa. Kanya po saan? Yung ulam ha. Palagi nating nakikita. Jay.
palagi po nating nakikita kasi ay yung ganito bang senaryo na kapag ang tao ay may sanib, takot sa simbahan. Di ba? Kaya po man lang din that time ay yung isip ninyo. Sumusunod lang ng kutsara. Nung nga, parang mga ito na aktual. Kumbaga, iaano ko lang po sa inyo, ito po ay hindi naman, hindi po ito magic, ha? Ito po ay yung tinatawag nating mind over matter. Malambot, sir, to. Alabang matigas. Ay, matigas. Medyo matigas. Medyo matigas. Yung medyo imposibleng baliin Jay, na ano, si pusa, yung gagamit ka talaga ng pwersa pag binali. Jay, palapasin mo yung mga pusa. Yung medyo matigas lang. Ayan. Matigas. Ayan na yun. Diba? Ito tayo. Sige po, examinin niyo po yung kutsara. Ito po, pag po pwersahin, babaliin, matigas. Kayo nga po, sige nga po, tingnan nyo lang. Examine lang, para papakita lang po natin yung mind over matter. Matigas po, malambot. Matigas. Ikaw na, yung tingin mo, matigas to, malambot. Matigas. Paano po kung ito'y malambot? Kung sa isip ko, malambot ito. Babalikot siya. Sa tingin nyo po, alam nyo po ba na kayang utusan ng isip ang isang bagay? Alam nyo po ba yon? Yan po, oh. Ha? Kita nyo po, di ba, mahirap baliin. Pero pag ito po ba, ay sinabi kong malambot ito, tingin nyo po ba lalambot ito? Malambot. Okay, katulad... Gagamitin ng isip. Katulad ng nangyari sa inyo. Na nasa isip ninyo, may kulam na kayo. Takot na kayo sa simbahan kasi may kulam kayo eh. May sanib kayo, takot na kayo sa simbahan. So, pag sinabi ng manggagamot, engkanto, engkanto naman yung ipoproduce ng utak ninyo. Pero, totoo pong may engkanto, totoong may mga kukulam, hindi po madidina yan. Totoong may demonyo. Okay, tinan nyo tayo, Nay. Malambot ito. Hindi ito matigas. So, ibig sabihin, pag sinabi ko sa kanyang Ben, pababali ito. Ben. Nakita niyo po ba yung effort? Mabilis lang. Oh, pero dapat gaganunin mo yan. O sige po, tiyo natin ninyo. Matigas, malambot? Matigas. Pero bakit malambot? Kasi inuutusan ng isip ko na malambot dapat siya, hindi siya matigas. So, malambot siya, Nay. Oh. Kumpara dun sa kinuha nyo kanina, malambot talaga yon. Kaya ako kayo pinapili. O, ngayon tayo, sige, ngayon hawakan nyo po. Matigas ba malambot? Matigas. Oh, matigas. Parang posibleng isang daliri mo. Oh, di ba? Ginanong ko lang naman. Daliri lang yun. Oh. Ibig sabihin po, ganun kalakas po ang pwersa ng isip natin. Ganun tayo kataas mag-manifest. Kapag pinilit mo, iminanifest mo. Yo po. Kapag po kapag po pinilit ninyo sa sarili nyo na may sakit kayo, may sakit talaga kayo. Pag sinilit nyo na may kulam kayo, magkakakulam kayo kahit wala naman. Susuportahan pa ng iba na hindi naman proven pa, pipilitan din na meron. No? Hindi ko naman po sinasabi na lahat ng hindi ko nila lahat po ng manggagamot Dahil pare-parehas po ang manggagamot ang gusto niyan makatulong. Gusto niyan magpagaling. Yun po kasi yun yung tinanguan . Kaya lang minsan po kasi may punto na dapat hinahaluan natin ng psychology. Na dapat alamin muna natin. Ano ba ang palatandaan ng totoong kinulam? Ano ba ang palatandaan ng totoong sinaniban? Kapag hindi mo nakita, huwag mong ideklara. Ganun po, no? Sana matapos na itong ating awayan. Na yun naman ang gusto kong mangyari dito sa bahay. Para itong bahay naman hindi magkaroon ng mga away. Yung energy sa bahay, puro happiness na lang, puro masaya. Yun naman ang gusto ko dito sa ating pamilya, maging masaya tayo. Kasi tayo, apat lang tayo dito sa bahay, lagi pa tayong... laging awayan, maghapon, walang araw na hindi nag-aaway. Ayoko na. Sawa na ako sa ganung pagsasama. Sana naman ay maging masaya tayo itong susunod ng mga araw.
Okay. Yun lang. Sabi siyo, mahal na mahal. Okay, iiyak. Bakit ko iiyak? Okay, sa lahat ng ginawa ko sa iyo ay patawarin mo ako kasi hindi ko naman talaga ano yun eh. Gawa lang yun ang iisipan ko eh. Kailan naman ako ganoon. Kaya sa lahat ng makakapanood nito ay ito, huwag niyo kami tularan. Hindi naman. Malaking bangayan. Kayong yung ano eh, Sir Ed, kayo pumunta para magpagamot. Para maliwanagan kayo sa inyong naramdaman na hindi lahat ng ano, ikulam. Ayun lang, pati sa message sa mister ko. Ayun. I love you. Easy come and easy go. You're an unfading star. Gentle love, the kind that lifts you up, no matter how